Namahagi ng ambag o ang missionary bag ang Palawan Adventist Rail Ministry at young professionals sa mga batang mag-aaral sa Daan Elementary School, Apurawan, Aborlan, Palawan. Sa kanilang masayang paglilingkod at suporta ng mga butihing sponsor, mahigit sa 70 ambag ang nagdulot ng saya sa mga nakatanggap nito sa una nilang distribution. Ang kwento ng pinakabagong outreach experience ng mga kabataang Adventista sa Palawan, balitang may pag-asa ni Novelet Escarcha. Sa magkatuwang na effort ng Adventist Trail Ministry at Adventist Young Professionals, matagumpay na naibahagi sa Daan Elementary School, Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan, ang kauna-unahang distribution ng Ambag Project na mayroong 73 recipients. Kahit na busy sa trabaho at nasa iba't ibang lugar, maraming mga young adults ang gustong makisangkot pa rin sa gawain. Kaya naman sa kadahilan ng ito, nabuo ang ambag. Ang ambag po ay nabuo mula sa aming ministry doon po sa Bayataw. Kami po ay namigay ng Samaritan Purse at na-inspire po kami sa kanilang gawain na magkaroon, magtipon-tipon ng mga gamit para sa mga kabataan. At gayon din, naisip po namin na why not po na gawin natin dito sa ating probinsya ng Palawan. So, nagkaroon po ng ideas and may isa pong nagsuggest ng pangalan na maging a missionary bag. So, tatawagin namin po itong ambag. Ang ambag o a missionary bag na may lamang tulong sa mga nangangailangan ay naglalayo na makapagbahagi pa rin sa gawain ang mga young professionals sa pamamagitan ng pag-contribute ng tulong sa proyektong paghahatiran nito sa bawat sulok ng Palawan. Ang goal ng unang ambag distribution na ito ay 100 bags at sa kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon ay mayroong naging 75 donors at umabot ng 128 ang bag sa loob lamang ng 2 buwan. Kaya naman, hindi lang iisang paaralan ang mapagbibigyan nito. Magkasamang ibinahagi ng Adventist Trail Ministry o ATM at Adventist Young Professionals o AYP sa Palawan ang unang bahagi ng unang distribution ng ambag na naglalaman ng mga school supplies. Ito ay binahagi sa Daan Elementary School na may 73 o 73 na mga bata simula grade 1 hanggang grade 7. Actually po, itong pagpili sa Sitio Daan ay pagbabalik na lamang po ng Adventist Trail Ministry kasama po ng young professionals dito po sa community na to, na ang Sitio Daan po, especially yung Sitio Daan Elementary School at yung buong community po ng Sitio Daan ay dati pong naging malapit sa puso po ng mga young professionals at mga trailers dito po sa Palawan. Kaya upang makamusta po sila ulit, nais po naming maghatid ulit or iparamdam sa kanila na we still care for them. Kaya naman ito po yung napili na lugar para maging beneficiaries or recipients po ng first wave po ng ambag or a missionary bag ng young professionals Palawan. Matatandaan na ang lugar na ito ang siya ring naging unang proyekto ng ATM halos 3 taon na ang lumipas. Nagkaroon ng pagturo ng mga kanta, palaro at kwento sa mga bata. Gayon din ay nagbahagi ng mga damit sa mga magulang na nagbigay ng mas magandang ngiti sa kanila. Para po sa akin, ma'am, at sa mga anak ko po, marami pong salamat kasi po. Napili po ang lugar namin na natulungan kasi po talaga mahirap talaga po, ma'am, dito. Salamat po sa Panginoon kasi po siya po ang nagabay sa inyo po na napunta dito at nabigyan po kami ng tulong. Para sa 2 bahagi ng first distribution, ang mga nalikom na bags ay maipapaabot din sa mga bata sa Bayataw at Kayasan Daycare Center, na kung matatandaan ay ang lugar kung saan isang sentro ng gawain ng ATM at AYP simula pa nakaraang taon. Mula rito sa Daan Elementary School, ako si Novelet Escarcha, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.